Good morning po sa inyong lahat. Si Kristo ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggan. Apat na pi ang daan papunta sa langit. Apat na pi ang susi upang ang tao ay makapasok sa langit. Sa umagang ito, tatalakayin ko sa inyo yung apat na pi upang kayo maliwanagan kung paano talaga ang pagpasok sa langit ng tao. Sabi niya dito sa Ephesians chapter 2, verse 8 to 9, dahil sa kagandang loob ng Diyos ay naligtas tayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang pananalig na yan, ito'y sa kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo. Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman sa inyo. Iyon ang tinatalakay ng Biblia. Ang kaligtasan po ay wala itong bayad. Ito'y regalo ng Diyos sa mga taong sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga lang tayo magsisi, kailangan natin una, inilagay natin sa apat na pi ang pagsisisi. Dahil ang pagsisisi ay hindi po yung kaligtasan. Ang pagsisisi, tanda na ikaw ay nagsisisi sa minana mong kasalanan. Ang lahat ng tao kasi ay nagmana ng kasalanan. Pagka marinigaluhan tayo ng Diyos ng kaligtasan, itong kaligtasan na ito ay dahil sa pagsampalataya natin kay Kristo. Ang unang pi, pagsisisi sa minana mong kasalanan. Kailangan ng tao ang magsisi. Hindi po dito na tatalakay ang kaligtasan, ha. Kailangan ng tao ang magsisi upang siya mapatawad sa minana niyang kasalanan. Pangalawa, kailangan niyang talikuran ito. Ang tunay na pagsisisi ay pagtalikod. Ang ibig sabihin ng pagtalikod, the result, na resulta ito ng iyong pagsisisi. Pag tumalikod ka sa pinagsisihan mong kasalanan, nagiging kumpleto po yung pagsisisi at pagtalikod sa kasalanan. Pangatlo, yung kaligtasan ikinaloob ng Diyos, kailangan mong tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay upang ikaw ay maligtas. Kasi si Kristo ang nagbibigay ng buhay, si Kristo ang tunay na Diyos, si Kristo ang pag-asa ng lahat ng tao. Kailangan mong tanggapin sa puso mo si Kristo personal. Manalangin ka, o Diyos, ako po ay isang makasalanan, ako ay nagsisisi. At binubuksan ko po ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon ko at tagapagligtas. Yun ang ibig sabihin noon, ang apat na may pangatlong pi. Tatanggapin mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Mananalangin ka, nabuksan ang iyong puso at tatanggapin si Kristo. Pang-apat na pi. Ang pagtanggap mo si Kristo, kung tinanggap mo si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay. Kaya may katiyakan ng kaligtasan, yung tinatalakay na assurance of salvation. Kaya sabi dito, ang kaligtasan ay kaloob ng Diyos. Hindi na natin ito kailangan pagtrabahuhan pa. Ito ay kaloob ng Diyos, bigay sa atin. Ang gagawin lang natin, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating buhay. At magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At tumalikod sa kasalanan upang tanggapin tayo ng Diyos. Mga kaibigan ko, apat na pi ang susi papuntang langit. Pagsisisi sa minana mong kasalanan. Pangalawa, pagtalikod sa kasalanan iyong minana. Pangatlo, tanggapin si Kristo sa iyong puso para magkaroon ka ng kaligtasan. Ito'y regalo ng Diyos. Tatanggapin mo na lamang. Pang-apat na P, pagpapalang espiritwal na kung saan. Pag tinanggap mo si Kristo, pagpapalain ka, isusulat ang iyong pangalan sa aklat ng buhay, isasarado ang impyerno para sa iyo. Maliwanag po, apat na P ang susi para pumasok ang tao sa langit. Apat na pi. Salamat po sa inyong lahat.